So, kakalabas lang na mga panibagong phones from Xiaomi. At ito, dito simulan muna natin sa kanyang base model. Ito ay ang Xiaomi Redmi Note 11. Tara, try natin to. Hello, Selvin ang inyong tech guy. At kung sakaling hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel, of course, mag-subscribe by clicking the subscribe button below at saka i-hit nyo na rin ang bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Anyway, simulan muna natin by unboxing or checking out the accessories of the Xiaomi Redmi Note 11. Pag nakuha nyo siya, andyan pa rin. Typical naman actually lahat. Meron pa rin tayo yung typical na Xiaomi box. Tapos, nasa loob niyan yung ating compartment. Nandun yung kanyang mga documents, ang kanyang jelly case, at saka ang kanyang SIM ejector tool. Underneath, ang ating Xiaomi Redmi Note 11. Of course, protected in plastic. Tapos, finally, ang ating USB Type-C cable at saka ang kanyang charger. So, as always, simulan muna natin doon sa design ng Xiaomi Redmi Note 11. At ang masasabi ko lang, mas muted palalo ang ginawa nila sa design ng phone na to. If sakaling last year's Redmi Note 10, mas flashy pa rin talaga para sa inyo dahil meron pa siyang gradient color. Yung kanyang gradient, parang mas less apparent na. Pag tinatamaan pa rin siya ng ilaw, parang nagiging gray yung likod ng phone natin. Pero other than that, talagang plain pa rin talaga tingnan yung ating Redmi Note 11. Tapos, ayun nga, kung papansinin yung kanyang camera, mas darker na din or mas subtle na din. So, yung design niya is more sleek, more clean than before. Tapos, ngayon, going naman dito sa ating sides, for this color, meron tayong matte finish. So, nakakatuwa yung ginawa ng Xiaomi dito kung saan mas nirefine pa nila yung already good design ng Xiaomi Redmi Note 11. At kung fan ka nga ng mga ganitong or mga very minimalist design, tiyak matutuwa ka sa kanilang mga panibagong phone. Anyway, going naman dito sa edges or sa sides ng ating phone, nandito sa kanyang right side ang kanyang lock button that also doubles as a fingerprint sensor. And masasabi kong very responsive naman ang kanyang lock button. So aside pa dyan, katabi nito yung kanyang volume buttons. And then of course, sa taas ng phone natin ang kanyang audio jack or headphone jack. And then yung kanyang speakers. Tapos sa left side, ang kanyang SIM card tray. And then on the bottom side, ang ating another set of speakers. And then finally, ang kanyang USB Type-C port. So still, nakakatawa sa ating Xiaomi Redmi Note 11. Talagang yung mga features niya, usually yung mga makikita mo sa mga mid-range to flagship phones. Meron kang stereo speakers na talaga nga namang mapapaganda or mapapa-immerse ka talaga, lalo na kapag naglalaro ka ng games o kaya kapag nanonood ka ng videos. At natutuwa ako na sabihin na grabe yung loudspeaker or yung speakers ng phone na to, sobrang lakas niya. To the point na actually hindi ko na-feel yung need na gamitin yung max volume niya kasi talagang ang lakas masyado ng volume ng phone na to. Yun nga lang, hindi ko masasabi na high quality yung speakers o kaya nyo makipagrakrakan laban doon sa mga high-end na mid-range phones. Medyo bumababa yung quality natin in higher volumes. Ngayon, doon naman tayo sa screen ng phone na to. Sabi ko nga, ayun, meron siyang mga magagandang features na usually nakikita mo sa mga mas mahal na phone. Hindi syempre magpapahuli yung screen nila with a 6.43-inch 90Hz AMOLED display. And yes, para doon sa mga talagang Xiaomi fans dyan, kapansin-pansin na from Super AMOLED of last year, naging AMOLED na lang ang ating Redmi Note 11. For me, fair trade-off yun na nakakuha naman tayo ng higher refresh rate with a 90Hz display. So giving you a better gaming experience and even browsing experience kasi mas smooth na yung display natin on this phone. Isa pa dyan, mas brighter na rin yung screen natin. So kung sakaling gagamitin nyo sa arawan ng phone na to, syempre, mas madali din siyang magagamit. So personally speaking, masasabi ko na mas masaya ako actually sa nade-deliver na screen sa atin ng Xiaomi Redmi Note 11. Ngayon, syempre doon naman tayo sa iba pang mga features ng phone na to. Doon tayo naman sa kanilang panibago na camera setup. So para sa camera ng ating Xiaomi Redmi Note 11, medyo meron tayong minor differences. For this phone, meron kang isang 50-megapixel wide-angle main camera, isang 8-megapixel ultra-wide lens, a 2-megapixel macro lens, and then a 2-megapixel depth sensor. So para dito sa rear camera natin, kapansin-pansin na mas tumaas yung megapixel count natin for the main camera. Tapos dito naman sa kanyang harapan, we get a 13-megapixel selfie camera. Na ayun din, mas wider na yung aperture. So of course, makakapag-deliver din ito ng mas better pictures para sa atin. Syempre, tinest out natin ang ating Redmi Note 11. Tapos ito yung mga pictures taken with this phone. Yung mga pictures or yung mga
output na nabibigay ng Redmi Note 11, masasabi kong impressive ang ating mga results na nakuha. Considering na again, under 10,000 pesos, eh maganda ang performance natin even sa kanyang ultra-wide lens. Pero simulan muna natin doon sa kanyang main camera. With a 50 megapixel wide angle camera, eh talaga nga namang hindi ka mamomroblema sa phone na to. Very sharp pictures, very detailed outputs, tapos yung color quality natin, eh talaga nga namang maganda. Albeit, ayun nga lang, nagsastruggle pa rin tayo pagdating sa exposure, lalo na kapag against the light ka. Medyo nahihirapan siya na i-balance out yung mga ganung bagay. Masasabi ko na kung sakaling plano nyo mag-take ng photos with this phone, eh hindi kayo mamomroblema under good lighting. At kung sakaling abutin naman kayo ng gabi, eh hindi rin kayo magkakaroon ng issue dahil actually maganda pa rin talaga yung camera niya even under low light situations. If plano nyo mag-take ng pictures sa gabi, as long as meron kayong good enough na lighting, eh makakakuha kayo ng magagandang photos. And syempre, may improve pa rin lalo ng ating night mode. What's even more surprising is sa ating mga ultra wide shots. Yes, masasabi kong meron pa rin mga improvements sa pwede tayong makuha, pero natutuwa pa rin ako na kahit sa mga ultra wide shots natin, meron tayong less noise na mapapansin sa kanyang mga edges. Hindi na ganun ka-soft yung edges niya. Tapos, yung discoloration ng ating ultra wide lens, eh hindi din ganun kalayo mula sa ating main camera. So, sobrang impressive nito considering na kasi ito talaga yung madalas ko na-experience na mga problema or compromise. Ayun nga, kahit pa mag-zoom ka sa mga photos mo, eh hindi ka rin talaga magkakaroon ng problema. Nabibigyan ka ng very detailed shots, nabibigyan ka ng wala masyadong compromise na color output or color quality. So basically, kahit meron lang tayong minor improvements pagdating sa hardware ng ating Redmi Note 11, masabi kong super impressed ako sa panibagong nagagawa ng phone na to. Yung last year na very impressive na talaga, eh mas nakaka-impress palalo ngayon taon. At kung nag-pass up ka for the Redmi Note 10, eh masabi kong i-look forward nyo na maigi ang ating Redmi Note 11. Pero syempre, hindi lang naman sa camera natatapos yung pagbili natin ng camera. Of course, nandiyan din yung kanyang performance. And grabe ito. Dito, sobrang natuwa for the Redmi Note 11. Matatandaan na last year sa ating Redmi Note 10, eh nagkaroon tayo ng struggle or nagkaroon tayo ng issues playing on the phone dahil nga sa kanyang thermal capabilities. Pero with the Redmi Note 11, kasama ng kanyang Snapdragon 680 na chipset, tapos for this phone, eh meron tayong 4GB of RAM and then 64GB of internal storage, eh maganda ang performance na nabigay sa atin ng phone na to. Binenchmark din natin siya and yung performance natin, eh medyo meron tayong slight upgrade from last year's models, pero yung impressive talaga para sa akin eh yung thermal capabilities ng phone na to. Syempre, naglaro tayo on the Redmi Note 11, tapos ito yung mga footages na nakuha natin. Hunter killer drone.
From our footages, guys, naglalag yung aking gameplay. Possibly dahil to sa internet namin, dahil medyo unstable yung internet namin lately. Pero yun nga naman, noon naglaro ako ng Call of Duty na mas lighter talaga yung load, eh, sobrang ayos talaga ng gameplay ko. And talaga na-impress ako, hindi lang doon sa performance ng chipset natin, pero doon sa responsiveness din ng screen natin. Nakakatuwa na maglaro ng mga FPS games dito sa ating Xiaomi Redmi Note 11. Tapos kung sakaling plano nyo pang maglaro ng matagalan, this time around, eh hindi ko na na-experience ang thermal throttling dito sa phone na to. Granted, nakapaglaro lamang ako ng mga 2 hours dito sa Redmi Note 11. Pero kasi considering na last year, ganun lang din naman yung inilaro ko for the Redmi Note 10 tapos nag-thermal throttle na siya. This time, malaking bagay na hindi nagkaroon ng problems dito sa phone na to. Yes, uminit pa rin siya guys. Normal naman yun sa mga phones kapag naglalaro ka. Pero hindi siya alarming at hindi siya nagkaroon ng epekto sa gameplay ko, which is very nice, syempre, kung plano mo maglaro sa Redmi Note 11. Ngayon, kung sakaling plano nyo naman maglaro ng matagalan sa Redmi Note 11, inabot ako or kinain niya yung battery ko after 1 hour ng 15% lamang. Ni-estimate ko guys na makakapaglaro ka dito ng 5 hours bago talaga fully malobat ang iyong Xiaomi Redmi Note 11 or even more kung sakaling hindi mo tataasan ang iyong settings. So, masasabi ko na above average yung ating battery performance for this phone at kung sakaling malulobat kagad ang phone mo, huwag ka ding maproblema dahil fast charging ang ating Xiaomi Redmi Note 11. Para sa phone na to, eh grabe. After charging in just 60 minutes, eh talagang full bat na tayo kagad sa Redmi Note 11 tapos ready to go na kagad kung saan mo siya planong gamitin. So masasabi kong very impressive yung mga minor improvements na nagawa nila dito sa phone na to kasi given na yung Redmi Note 10 series nga naman eh talagang nakakatuwa na yung mga improvements na ginawa nila eh mas pina-perfect palalo yung ating Xiaomi Redmi Note 11. And if ever na naghahanap ka ng phone na under 10,000 pesos lamang, good news dahil for the Xiaomi Redmi Note 11 para sa kanyang 4GB RAM version, eh makukuha nyo lamang siya sa presyo na 8,999 pesos. Kung sakali naman na plano nyo kunin yung kanyang 6GB RAM version, eh makukuha nyo to sa presyo na 9,999 pesos. Saktong-sakto lang para talaga under 10,000 pesos ka. At kung ako tatanungin nyo, personally, mas pipiliin ko yung 6GB RAM version with 128GB of storage. Kasi ayun nga, mas marami siyang storage, mas mataas din yung RAM niya. So kahit mas marami kang programs na naka-open or if ever mas taxing din yung mga apps na ginagamit mo, eh kakayanin yan ng iyong Xiaomi Redmi Note 11. Of course, dun tayo sa long term guys. Para sa akin, mas okay in the long run yung mga may mas matataas na memory. Anyway guys, if nag-pass up nga kayo sa Xiaomi Redmi Note 10 of last year, masasabi kong mas pinasulit palalo ng Xiaomi ang Xiaomi Redmi Note 11. Albeit medyo may pagka-minor yung mga improvements natin, pero improvements nonetheless. At considering na yung presyo niya is same doon sa launch price ng Redmi Note 10 of last year, eh very impressive nga naman talaga ang nahatid sa atin na additional improvements or additional performance para sa phone na to. Para sa akin, mas nirefine pa nila yung already great na Xiaomi Redmi Note 10 kung saan mas in-improve yung kanilang thermal management, mas tinaasahan yung refresh rate ng ating screen, mas pinabilis yung ating processor para talaga makapagbigay ng mas magandang performance all throughout para sa atin. Wala tayong additional features, wala masyadong gimmick para sa phone na to. And if naghanap ka ng isang phone under 10,000 pesos na talagang covers all the basics at maganda ang performance, well-rounded, eh masasabi kong currently sa market natin, this is probably the best phone under 10,000 pesos. Anyway guys, yun na ang masasabi ko para sa ating Xiaomi Redmi Note 11. Kung sakaling meron kayong mga comments, gusto kong malaman kung ano masasabi nyo dito sa phone na to. At syempre, abangan nyo rin yung mga susunod nating review para sa iba pang mga Xiaomi Redmi Note 11 series phones. Hopefully, makover din yan natin dito sa ating channel. Again, kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na rin kayo para maabangan nyo yung ating mga next videos. At syempre, para masuportahan ng channel na to at makapag-review pa tayo ng mga gadgets, by clicking the subscribe button down below at i-hit nyo na rin ang bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat!